Good day mga kabiker at welcome ulit sa ating YouTube channel. At kung ikaw ay bago sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe at pakiclick na rin yung notification bell. And then again, welcome to Bike Builds PH. Let's go! So yun mga kabiker, bago natin simulan ng ating installation ng mga bolts tsaka yung ating head nut, kung nakita nyo sa ating thumbnail, is mag-shoutout muna tayo sa mga nananatiling tropa tunay sa ating YouTube channel. So unang-una shoutout kay Wilan Hubay, kay Kerwin Malyari, kay Adrian Cordero, kay Glenmar Pakunla, kay Kern Wayne Balobo ng Puerto Princesa, kay Jeff Palmon ng Nepoy Moto Garage, kay Michael Girandoy at kay Ace Paul Vasquez. At yun nga pala mga kabiker, shout out sa aking tropa na si Kenan Ayan Amores. Siya ang nagpagawa ng t-shirt na ito. Ito, Noax Paint. Tsaka ang likod is Performance. So ito yung binigay niyang mga sticker kabiker. So si tropa natin, tunay na kapatid, Kenan Ayan, shout out sa iyo. So ngayon mga kabiker, is install natin tong mga konting detailing para sa ating motor. So dalawang 8x35 na push bolts, yan. Tapos meron tayong nabili na red na head nut. So ewan ko anong brand nito, pero red siya. So apat. So sakto naman mga kabiker, kasi pang wave 125 yung head nut na nabili natin. So magkakulay naman. So kung titignan nyo, magkakulay naman. Merong pagkakaiba kasi yung ibang mga push bolts is may pagka candy red. At yung iba, katulad nito nabili ko na red na stud bolt is papuntang purple pink pala, papuntang pink yung kulay. So ngayon mga kabiker, is uunahin muna natin install tong 8x35 natin at kung saan natin to mai-install. Let's go! So bali mga kabiker, itong 8x35 na push bolts natin, nga pala shoutout kay Boss Ian Rodriguez. Meron pa siyang mga kaunting red push bolts, mga 6mm, 6x30, 6x40, tsaka 6x50 yata yun. So kung need nyo ng mga red push bolts, PM nyo si Ian Rodriguez. Tsaka meron pa rin si Boss Jay, tsaka yung shoutout ko kanina si Boss Nepoy o Nepoy Moto Garage. Sa kanya tayo nakabili ng banjo bolt na red. So sa next video na lang yun mga kabiker. So una is para dito talaga yung ating 8x35 na bolt. Pero yung totoong length niya talaga mga kabiker is ganito kataas, para dito sa left side ng ating shifter. So sobrang taas, siguro nasa 8x75 yata to, 8x80 ang length ng totoong need. So yun, na-challenge ulit tayo kasi nga Bike Builds PH. So nagawa natin ang paraan, eto na yun. So ang ginawa ko is ipapakita ko na lang ngayon is meron akong mga extra na pyesa or parts. So ginawa ko is nagputol ako ng ganto yung thread ng 8mm, tapos meron tong extra parts katulad nito, ewan ko kung pang para saan to, nakita ko lang sa toolbox. Meron siyang thread na pang 8mm, di ko alam kung makikita, pero yan, meron siyang thread na 8mm. Tapos ito yung mga sample na pinutol ko. So sample lang ito, mga extra. So ginawa ko is ginamit ko yung thread, tapos yung sobra, katulad nito sobra, is yun ang pinasok ko mismo sa ating chassis na thread, yung para dito talaga. So meron din siyang lalagyan pa. So meron pa siyang extra, kaya ito yung nangyari. So for example, ito lalagay natin dito, ganyan. Ito na yung mangyayari. So bali may thread siya,
kaya pwede pa rin ma lock. So yan, katulad nito. So ganyan siya dito mga kabiker. Doon naman sa kabila is di naman masyadong malayo. So yung 8x35 is sakto lang. So yun mga kabiker, sana magagawa nyo rin yung ganung idea. Kasi yun yung ginawa natin kasi mahirap na magpa-machine shop. Maghanap pa, medyo gastos pa. So meron tayong mga extra gamit. At yun, Bike Builds PH, ginawa natin ng paraan. So install muna natin dito na side, tapos sa kabila naman mga kabiker. So time-lapse lang tayo. Ayun, so eto na siya mga kabiker, dun sa kabila okay na din. So saktong-sakto lang. Yun nga pala mga spacer na ginagamit ko dito is mga alloy. So meron kayong mabibili niyan sa mga bolts at saka mga alloy na shop. So yun, swerte tayo, meron tayong mga gantong saktong size. So yan mga kabiker. Ngayon, dun naman tayo sa ating head nut. Let's go. So ngayon mga kabiker, tapos na tayo dito sa ating bracket para sa ating motor. So ngayon is medyo napinturahan kasi ginawa kong nag-spray paint ako dito, so medyo napinturahan yung ating shifter. So natatanggal naman. Yun nga pala mga kabiker, di ko na napakita sa previous video, pero ito yung ginawa ko sa ating breather hose. So soon mga kabiker, pag dumating na yung na-order natin na banjo bolt na posh na red, is magiging lahat red na, except na lang dito mga kabiker, kasi nasa I guess 6x65 yata yung length nito, tapos yung available ni boss Ian Rodriguez is nasa 6x50 lang, so hindi siya aabot unless if papaputulan natin dito. Ang next na problema naman dun is sasangko yung ating carb sa ating tapet. So di ka naman gusto na magamit ng mga adjuster pa, kasi katulad nito meron siyang merong naging damage, konting damage lang naman. So yan mga kabiker, uunahin muna natin yung diagonal, tapos kabilaan naman para okay or sakto yung pagtanggal natin. So time lapse lang mga kabiker. So yun mga kabiker, na-loosen na natin lahat yung mga head nut. So di ko na napakita mga kabiker kasi sobrang tigas. Siguro gumamit si yung mekaniko ko nung may Newton meter yata yun, yung magki-click yung ito, yung wrench. So medyo nahirapan ako at napansin ko sa pagtanggal, nagki-click niya. Yun, so siguro gumamit siya nung tool na merong Newton meter yata ang tawag dun, hindi ko ako sure. So buti naman at natanggal natin. So install na natin yung mga nabili natin na red head nut, tsaka higpitan natin sa anumang kaya ng ating tools para pag makahiram tayo nung nagki-click is magiging precise pa rin yung paghigpit natin ng ating head nut. So time lapse pa rin mga kabiker, at doon na tayo babalik sa pag-install. Let's go. So ayan na mga kabiker, higpitan na natin. So ang natutunan ko is same pa rin, dapat
diagonal yung paghigpit at sa kung ano lang ang kaya ng ating close wrench. Kasi ito nabili ko lang sa Shopee sa halagang 300. So yan mga kabiker, time-lapse ko na lang at pagkatapos pag-usapan natin kung okay ba yung paghigpit natin ng ating head nut. So, yun nga pala mga kabiker, kung wala kayong yung nag-click na close wrench, siguro yung natutunan ko is kung medyo meron na siyang, anong tawag dun, medyo meron na siyang rebound. So, sa pag-lock mo, medyo bumabalik na siya. Okay na daw yun kasi yun na nga, wala tayong precision dun sa mga adjustable na ganito. So, yun mga kabiker, continue tayo hanggang ma-feel natin yung parang recoil or parang rebound ng ating stud bolt tsaka ng head nut natin. So, eto mga kabiker, siguro okay na to kasi meron na siyang rebound. So, yan. Kung nakikita nyo, bumabalik na siya konti. So, di na natin to ipipwersa. So, pati din ito mga kabiker, di na natin to ipipwersa. Yan, meron na siyang rebound. So, eto na lang isa. Mahirap. Nagagasgas na yung ating head nut. So, eto na lang. Gagamitin natin. Ayun. So, yun mga kabiker. Medyo nagasgas nga. Sige lang. Nga pala, nabili ko lang ito sa halagang 200. So, di nga ganun kaganda yung quality, pero at least pwede na sa ngayon. Kasi, masaya na tayo sa mga mumurahin na bolts lang. So, yun mga kabiker. Check natin last. Yun. Tigas na nga. Tapos etong last. Ayun. So, konting punas lang mga kabiker para malinis. Tapos i-check natin sa kabilang side kung malalaba yung gasgas na nut na ito. So, medyo mas maselan din tayo. So, yan mga kabiker, medyo sobrang ayong gasgas sa nut na ito, pero okay lang yan.
Sa ngayon, ito muna gagamitin natin. At kung makabudget tayo, meron naman ako nakita na brand is JVT. Siguro yun sa Shopee. So, yun, baka meron din tayong mahanap na second na walang gas-gas na ganito. Pero as of now, walang problema. So, ngayon, tapos na tayong mag-install. Let's go montage! Mga kabiker, at salamat sa panonood ng ating vlog. Sana naman is nagustuhan nyo yung ating in-install, tsaka ito rin isi-share ko ulit. Ito yung ginawa natin sa ating hose. So ito nabili ko lang sa Shopee, mga kabiker, tapos gumamit ako ng alloy na bracket. So medyo mas malinis na siya, mga kabiker. Head nut natin. Ito yung ating Bosch bolt para sa ating footrest o sa ating rear shifter, mga kabiker. So yun ulit, mga kabiker, huwag nyong kalimutang i-like, comment, share at subscribe, at pakiclick na rin yung notification bell. And then again, this is Bike Builds PH. Salamat sa mga lahat ng sumusuporta. Hanggang sa muli, at lapit na tayong mag 2,500 subscribers. So wait nyo lang yung giveaway natin. Marami-rami na naman yan ulit. Let's go!